Lumipas ang isang linggo. Ayos naman ang lahat. Ako po ay madalas nagsisimba at nananalangin. Isang araw, habang ako ay nasa klinik ko, merong dumating na pasyente. Nung ito ay aking interbyuhin, nalaman ko na hindi para sa akin ang pasyente na to. Ni-refer ko siya sa isang doktora na mas makakatulong sa kanya. Natawagin mo na lang bilang Dr. Rica. Pumunta ako sa kanyang klinik, kaya lamang commander sarado ito. Pinagtatanong ko sa ibang doktor kung bakit wala si Doktora Rica. Saan kaya napunta yung doktora na yun? Siya pa naman ang makakatulong dito sa pasyente ko. Kawawa naman. Ali, pasensya na po kayo kung hindi ko ho kayo matutulungan. Wala ho si Doktora Rica eh. Ayos lang po yun, Dok. Babalik na lang po ako. Napag-alaman ko, Commander, na halos isang linggo na pala na hindi pumapasok si Doktora Rica. Alam ko ang kanyang bahay, kaya nagtungo ako roon dahil meron akong nararamdaman na nangyaring hindi maganda sa kanya. Pagpunta ko sa kanila, nakita ko siyang nakahiga lang naman. Kaya lang po, namayat ito, hindi katulad ng dati, sexy, maputi at mapag-ayos sa sarili. Pero ngayon, payat na siya, Commander. Itinanong ko sa tatay niya kung bakit nagkaganon si Doktora. Magandang araw po. Manong, bakit po nagkaganon po yung anak niyo? Hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon. Bigla na lamang siyang nahiga. Tapos ayaw niyang pumasok sa trabaho. Doktora, ano bang nangyari sa iyo? Hindi siya kumikibo, Commander. Nakatingin lang ito sa akin. Na animoy, merong gustong sabihin pero parang may pumipigil dito. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Naramdaman ko, Commander, na sobrang init ng katawan niya. Doktora, may sakit ka pala eh. Bakit hindi ka pumupunta ng ospital? Para kapwa mo, doktor, ang tutulong sa'yo. Tara, dalhin kita ron. Bubuhatin ko na sana si Doktora nang pigilin ako ng kanyang ama. Walang magagawa ang doktor dyan. Hindi yan pang doktor, iho. Po, anong ibig niyo pong sabihin? Iho, halika rito. Mag-usap tayong dalawa. Sige po. Kaya nagkaganyan ng anak ko. Alam mo ba na yung dati niyang asawa, pinagbantaan siya nito na siya ay ipakukulam. Alam ng dating asawa ng anak ko na ang kulam, hindi kayang pagalingin ng doktor. Kung hindi siya nakulam, di sana matagal na namin siyang dinala sa ospital. Ganun po ba? Pasensya na po, hindi ko po kasi alam eh. Ayos lang yun, iho. Hindi ba ikaw si Alan? Opo. Nabanggit sa akin noon ni Rica na meron siyang kilala na doktor at marunong din mag-albularyo. Ikaw yun, hindi ba? Opo. Ngayon naririto ka na. Baka naman pwede mong tulungan ang aking anak. Kasi hindi ito pang doktor. Naniniwala kami na kapag nadala sa doktor ang aming anak, baka dun siya matuluyan. Bilang isang albularyo na kagaya mo, dapat tulungan mo ang aking anak. Bakit ho ba kasi sila naghiwalay ng asawa niya? Ayun, ng babae. Kaya lamang, siya na ang nagkamali. Siya pa itong matapang magbanta na kesyo, si Rica, hindi pwedeng umibig sa iba. Ang gusto niyang mangyari, asawa pa rin niya si Rica tapos mangbababae pa siya. Naku naman, ba't naman ganun po yung napangasawa niya eh? Hindi ba, ano po yun eh, matabang lalaki? Oo, mataba. Hindi naman sa namimintas, matabang malakas kumain. Pwede ko po bang lapitan muna si Doktora Rica? Oo, iho.
Sige, lapitan mo. Nung lapitan kong muli si Doktora Rica, hinawakan ko ang kanyang noo. Kaya lang, Commander, bigla niya po akong kinagat sa kamay. Ah! Aray! Bakit mo naman ako kinagat? Umalis ka na rito. Hindi kita kailangan. Ha? Ah, teka. Hindi naman ganyan ang boses mo ah. Iho, sa oras na ito, malamang na mukhang mas lalong tumatalab ang ginagawang pangungulam ng binayaran na yon. Binayaran? Ang ibig niyo pong sabihin yung dati niyang asawa, nagbayad lang ng mangkukulam. Tama ka. Iho, gawin mo ang lahat upang mapagaling mo ang anak ko. At pag napagaling mo siya, alam ko naman, Doc Alan, na meron kang gusto sa kanya. Payag na ako na maging kayo naman. Ay, pasensya na po kayo, pero meron na po akong asawa. Kasal na po ako. Ah, ganun ba? O sige, sige. Gawin mo ang lahat para mapagaling ang aking anak. Kami rin ang aking asawa. Nahihirapan na kami sa sitwasyon ng aming anak. Wala kaming magawa ni hindi kami makalapit sa siyensya dahil alam namin na hindi kami paniniwalaan at isa pa, igigiit ng karamihan ang kanilang pinag-aralan. Sige po. Umuwi muna ako sa bahay upang kuhanin ang aking mga gamit sa panggagamot bilang albularyo. Pagdating ko naman uli sa bahay nila Doktora Rica, naroroon na yung iba naming kasamahan na doktor. Ala Diyos ko, naloko na. Bakit ba nandito yung mga yan? Ewan ko ba sa mga yan, bigla na lamang sumugod dito. Eh, Manong, paano ko po ngayon gagamutin yung anak nyo eh? Purong mga piloso po yung mga yan. Wala yan paniniwala sa mga katulad ko. Kaya nga eh, pero huwag kang mag-alala iho. Gagawan ko ng paraan upang umalis dito yung mga yan. Mawalang galang na sa inyong lahat. Ipagagamot ko muna ang aking anak. Baka naman pwedeng umalis muna kayo dyan. Ano? Ipagagamot mo? Bakit? Mga doktor naman po kaming lahat ah. Dapat kami na po ang gagamot, hindi ang kung sino. Wika ng isang babaeng doktora na katabi ni Doktora Rica sa higaan. Alam nyo, ang karamdaman ng aking anak ay hindi nyo kayang pagalingin. Merong ibang mga tao ang pwedeng makapagpagaling sa kanya. Nakikiusap ako sa inyo. Respeto lang. Alis na muna kayo. Kung maaari ay doon muna kayo sa labas. Bakit po? Doktor naman po kami ah. Tsaka, anong sakit ba nitong si Doktora Rica? Kukuha pa kayo ng ibang doktor, eh kami lang kaya namin itong pagalingin. Wika ni Doc Robin. Kung naaalala nyo po si Doc Robin, heto po ang kauna-unahang doktor na nasa kwento ko noon. Doc Robin. Oh, Doc Alan, nandyan ka pala. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Paglapit ni Doc Robin, sinabi ko sa kanya ang tunay na sakit ni Doc Rica. Mabuti na lamang at naiintindihan ako ni Doc Robin. Kaya ang ginawa niya, lahat ng mga kasama niyang doktor na dumalaw ay inaya muna niyang lumabas. Sinabi na lang niya, "Tara! Ililibre ko kayo ng gusto niyo sa labas. Tara na, dalian niyo." Mabuti na lamang nung sinabi yon ni Doc Robin, ay pumayag na ang mga yun, kaya kaming dalawa na lang ng tatay ni Doktora Rica ang naroroon. Iho, naniniwala ako sa iyo na mapagagaling mo ang anak ko. Sige na, simulan mo na. Manong, maraming salamat po sa pagtitiwala. Sige po. Nung lapitan ko si Doktora Rica, sumasama ng sumasama ang tingin sa akin nito. Napakatulis ng kanyang tingin na animoy hindi na siya yung nakahiga sa kama. Doktora Rica, kalma ka lang ah.
Huwag mo akong tignan ng ganyan, ha? Akong bahala sa'yo. Paggagalingin kita. Nung isuot ko po ang aking medalyon, nagulat ako sa sumunod na nangyari dahil bumangon si Doktora Rica tapos nagsisigaw ito at sinabunutan ako, Commander. Anak, bitawan mo. Bitawan mo si Alan, anak. Wika ng tatay niya. Tila ba hindi nakikinig dito si Doktora Rica habang ako ay kanyang sinasabunutan? Hindi ko naman siya nilalabanan dahil alam ko, Commander, sa aking sarili na hindi si Doktora Rica ang gumagawa nun kung hindi yung mangkukulam. Maraming beses ko na rin po kasi naranasan yung tipong kahit hindi ko pa tawagin muna yung mangkukulam ay kusa itong sumasapi. Ginagawa po yon ng mga mangkukulam lalo na pag alam nilang malakas na albularyo ang nasa harapan ng pasyente. Natigil lang si Doktora Rica sa pagsasabunot sa akin nung ako ay umihip ng pangtigalpo. Nung tigalpohin ko ito ay bigla na lamang siyang bumagsak sa kama at nawalan ng malay. Iho, Doc Alan, anong ginawa mo sa anak ko? Bakit bigla siyang nawalan ng malay? Manong, huwag po kayong mag-alala. Tigalpo lang po ang ginawa ko. Wala na po akong ibang paraan para mapatahimik po siya. Pero iho, hindi ba namatay ang anak ko? Parang hindi na siya humihinga eh. Humihinga pa po siya. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang siya. Nung muli ko siyang hawakan, bigla siyang huminga ng napakalalim. Dumilat siya, Commander. Tumingin ito sa akin. Tapos nagsalita ito ng... Nandito na naman ang superhero. Aba, huwag mo sabihin kilala mo ako. Kilala kita. Kilalang kilala. Akala mo ba hindi makikilala ng aming samahan ang katulad mo? Alam ko, kinitil mo ang buhay ng isa naming kaibigan. Kung ganoon, ikaw pala ang nilapitan ng ano na nga ang pangalan ng matabang lalaki na yun? Huwag na nating banggitin ang pangalan ng aking manugang basta matabang lalaking malakas kumain. Ano mang kukulam, yun ba yung lumapit sa'yo para kulamin si Doktora Rica? Mataba nga siya, mataba din ang bulsa. Nang dahil doon, nagkaroon ako ng maraming pera. Ngayon, kung gusto niyong tanggalin ko ang kulam, madali naman akong kausap. Anong ibig mong sabihin? Tatanggalin mo na yung kulam, ganun ba? Tatanggalin ko na sa isang kondisyon. Eh ano naman yun? Hindi ba yung lumapit sa akin dito matabang lalaki na mataba ang bulsa? O tapos? Mahina ka naman pa ng umintindi, Doktor na Albularyo. Diretsahin mo na nga kami. Hindi ka namin maintindihan. Ang ibig kong sabihin, bibigyan mo ko ng pera upang tanggalin ko ang nilagay kong kulam sa kanya. Akalain mo yun ano? Mangkukulam na mukhang pera. Manong, narinig niyo po ba sinabi ng nakasapi dito sa anak niyo? Hoy mangkukulam, hindi ako natutuwa sa'yo. Pera-pera ba ang labanan? Kung maaari, pera-pera ang labanan. Bigyan mo ko ng mas malaki sa ibinayad sa akin ng manugang mo para tanggalin ko ang kulam. Hindi. Hindi pwede yun. Kaya nga ako naririto eh. Itataya ko ang buhay ko. Mapalayas ka lang o mapatay kita. Alan, huwag mo kong itutulad sa mga kasamahan ko na kinitil mo ang buhay. Baka hindi mo nalalaman.
na sa iyong kaloob-looban ay nakabasok na ang hari ng kadiliman. Ano? Anong sinasabi mo? Nakita ko, Alan. Nakita ko. Kaya huwag kang masyadong mayabang magsalita. Dahil hindi ka dapat maging kampante. At bakit naman? Ngayon, kung ayaw mo siyang tawagin ko, bigyan niyo ko ng mas marami pang pera na ibinigay sa akin ng lalaking mataba at mataba ang bulsa. Aba, ayos ka no, ang lupit mong magdemanda. Kasi, pag hindi ganon ang ginawa niyo, wala ka nang magagawa pa. Tutuluyan ko ito. Ah, ganun na. Sige, tignan natin. Ginawa ko ang proseso sa panggagamot. Kaya lamang, Commander, hindi ito tumatalab. Tinatawanan lang ako ng nakasaping mangkukulam. Sabi ko naman sa'yo, hindi uubra sa akin yang kakayanan mo. Walang magagawa yan. Magbayad ka na lang. Hoy, ikaw na nakasapi sa anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ito. Manong tanda, titigilan ko lang ang anak mo kung magbabayad ka at kung hihigitan mo ang ibinayad sa akin ng manugang mong mataba. Manong, huwag kang maniniwala rito. Gagawan ko pa ito ng paraan. E paano? Paano, Doktor na Albularyo? Paano? Hindi nga tumatalab sa akin yung mga kakayanan mo? Hindi mo kasi alam. Kanina ko pa nabasag ang iyong kakayanan. Paano mo nagawa yun? Nagawa ko yun dahil nga nung una pa lang sinabi ko na sa'yo na nasa loob mo ang hari ng kadiliman. Wala kayong magagawa. Kahit kanino ka pa lumapit, walang magagawa ang inyong mga kakayanan. Ah, ganun ah. Manong, aalis muna ako. Babalik ako, saglit lang. At saan ka pupunta? Bakit ba? Eh, hindi ba kamo kailangan mo ng pera? Sige, antayin mo ako at bibigyan kita ng pera. Pero, saan tayo magkikita? Siguro, mas mainam pa na pumunta ka na lang sa lugar ko sa Muntalban. Muntalban? Oo, taga Muntalban Rizal ako. O sige, ganito. Aalis ako, pupunta ako ng bangko. Tapos, lisanin mo na rin yung katawan ni Doktora Rica. Madali naman akong kausap. Huwag mo nga lang akong pag-aantayin. Dahil pag nainip ako, tinitiyak ko sa'yo. Kasabay ng pagkaubos ng kandilang itim ang pagkamatay ng tao na ito. Matapos nun, Commander, nawala na po yung nakasapi. Nagising na po noon si Doktora Rica at umiiyak ito. Ah, Doktora Rica, nakikilala mo ba ako? Dok Alan, ikaw ba yan? Oo, ako to. Ah, Manong, aalis muna ako. Iho, totoo ba yung sinabi mo na magbabayad ka sa mangkukulam na yun? Aba, hindi po. Hindi po, meron akong paraan. Pero hindi po ako magbabayad dun. Eh ano yun, Iho? Basta po, aalis muna ako at babalik na lang po ako. Sige, Iho, aasahan kita. Bumalik ka agad. Opo, sige. Ah, Doktora Rica, aalis muna ako ah. Ano man ang mangyari, ha? Kung maaari, tumakbo muna kayo sa pinakamalapit na simbahan dito. Ano manong? Oo, sige. Sige, punta ka na. Sinabi ko lang yun sa mangkukulam upang matigil na siya. Sa totoo lang po, Commander, wala pong magawa ang aking kakayanan sa mangkukulam na yun dahil base sa kanyang mga sinasabi, siya raw po ay nasa 9th na. Naisip ko noon ang kaibigan kong matandang manggagamot sa Pampanga. Siya lang po ang maaaring makatulong sa kanya.
at hindi ako. Sinabi ko lang noon sa mangkukulam na pupunta ako ng bangko upang mag-withdraw ng pera na ibabayad sa kanya para matigil na ang ginagawa niya kay Doktora Rica. Pagsapit po ng alas 5 ng hapon, nakauwi na po kami dito sa bahay nila Doktora Rica. At kasama ko na noon ang kaibigan kong manggagamot sa Pampanga. Siya po yung pasyente. Ikaw pala yung pasyente, iha. Opo, ako po yun. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko po alam. Bigla na lang po akong nahiga tapos ganun na lang po ang sabi po sa akin nila Papa. Sinasaniban daw po ako. Nung mga panahon na sinasaniban ka, ano ang nangyari sa kaluluwa mo? Nasaan ka? Sa pagkakaalam ko po, naglalakad ako sa gitna ng dilim. Naku po, delikado ito. Alam mo ba, iho? Ha, alam? Po, ano po yun? Ang tanging mangkukulam na nakakagawa nun, yung dinadala ang kaluluwa ng pasyente sa gitna ng kadiliman ay nasa mataas na antas. Kaya pa po ba natin itong malunasan? Kakayanin natin. Iho, ikaw ba yung tatay ng pasyente? Opo. Ako po yun. Huwag kang mag-alala. Naririto na ako. At naririto ang ama. Pagagalingin natin ang anak mo. Maraming salamat ho sa inyo, Lolo. Walang anuman. Walang kaabog-abog, Commander, nung biglang si Doktora Rica sinabunutan niya ang kanyang sarili. Tapos ang kanyang damit ay winarak niya. Anong nangyayari sa anak ko? Lolo, pagalingin mo ang anak ko, pakiusap. Kumalma ka lang. Kalma ka lang dyan, iho. Paano po akong kakalma? Tignan nyo naman po ang nangyayari sa anak ko. Naririto na naman ang nakasapi. Hindi ka tumupad sa usapan, Alan. Sa palagay mo, magbabayad ako sa iyo ng malaki? Alam ko. Ngayon sa palagay mo, hindi ko rin alam ang ginawa mo at nagsama ka pa rito ng matandang walang muka. Hoy! Anong walang muka? Wala kang muka. Ipakita mo ang muka mo. At bakit ko naman ipapakita sa iyo? Katapusan mo namang kukulam. Katapusan ko? O katapusan ng Rica na ito? Ano? Ano ka mo? Totoo ang sinasabi ko. Dahil yung banta ko ay tinotoo ko. Kasabay ng pagkaubos ng kandilang itim, ang pagkaubos ng buhay ng taong ito. Hindi mo lang naitatanong matanda, ang kanyang kaluluwa ay papasok na sa dimensyon ng aming ama. Ganun ba? Anong nakakatawa? May nakakatawa ba? Meron. Alam mo ba kung ano yun? Ano yun? Sabihin mo sa akin. Ano yun? Ang kanyang kaluluwa ka mo ay papunta na sa dimensyon ng inyong ama? Oo, bakit? Kung ganun, tatawagin ko. At paano mong tatawagin? Paano? Mag-antay ka lamang. Hindi nagtagal, Commander, yung matandang kaibigan ko ay bigla na lamang itong nagritual. Yung ritual niya ay napakalakas nang dahil dito. Eto namang mangkukulam na nakasapi ay nagsisisigaw at sinasabi niya na tama na mabibitak na raw ang kanyang ulo dahil sa sobrang lakas ng impact ng pagsasalita mula sa mga dasal nitong albularyong matanda. Tama na po! Mabibitak na ang ulo ko! Masakit po! Mamili ka! Ibabalik mo rito ang kaluluwa ni Rica o puputulin ko na ang ulo mo! Mamili ka! Wala siyang napagpilian, Commander. Mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng matandang albularyo kesa sa kanya.
kahit sabihin pa noon na kukunin na ng kanilang ama si Doktora Rica, wala siyang nagawa kung hindi ibalik rito ang kaluluwa ni Doktora Rica. Hindi nagtagal, Commander, na wala po yung nakasapi hanggang sa heto na po si Doktora Rica. Nagkukwento siya. Ayon sa kanyang mga sinasabi, siya raw po ay nakarating sa pintuan sa ilalim ng lupa. Marami raw siya roon naririnig na iba't ibang boses na humihingi ng tulong, at meron din naman siyang nakita na isang lalaking walang mata. Sinasabi po noon na huwag ka nang tumuloy, hindi mo pa oras. Magbalik loob ka sa Panginoon at pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Buhay ka pa, ining, balikan mo ang iyong katawan. Yun daw ang sinasabi ng isang lalaki na walang mata. Nang dahil po roon, napaisip si Doktora Rica na mukhang wala siya sa kanyang katawan at kaluluwa lang niya ang naroroon, hanggang sa nakakita na lang daw siya ng isang malaking tao na humatak sa kanya. Hinatak daw siya nito papaalis doon sa pintuan at hinulog daw siya sa bangin. Hanggang sa magising siya, heto na raw siya sa kanyang katawan. Mahirap pong paniwalaan ang kanyang kwento, pero yun po ang katotohanan, Commander. Ang nakakalungkot po, hindi ko po napagaling si Doktora Rica. Kailangan ko pa pong tumawag ng ibang albularyo para mapagaling lang siya. Pero ayos lang yun, Commander. Ang importante, nasubukan ko po ang aking kakayanan kung hanggang saan. At ang importante, si Doktora Rica ay tuluyan ng gumaling. Update po sa mangkukulam na nakalaban ng aking kaibigan. Heto po, hanggang ngayon ay buhay pa rin, pero nagbabanta po ito at sinasabi niya na si Doktora Rica ay babalikan niya. Hanggang dito lang pong muli, Commander J. Itz, ang ikasyam na kwento ko sa iyo. Aasahan ko po na maririnig ko ito sa iyong channel. Ako po ay updated sa mga nagko-comment sa aking kwento. Meron pa nga po akong nabasa roon. Doc Alan, mag-reply ka po rito sa comment ko. Sabi ng isang lalaki. Nabasa ko po lahat yun. Lahat po na nagko-comment ng maganda ay ikinatutuwa ko. Yun lamang po, Commander J. Itz, at muli po, maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwentong makatotohanan. Kayo na po ang bahala kung maniniwala ba kayo o hindi. Maraming salamat po. Thank you sa update, Doc Alan. O ano, satisfied ba kayo sa kwento ni Doc? Updated si Doc sa mga comment nyo, kaya gandahan nyo. sana magusto nyo po yung kwento po ni Doc Alan sa ikasyam na yugto. Huwag po kayong mag-alala sa mga naghahanap po ng playlist nito. Pagkatapos po ng lahat ng kwento ni Doc Alan, i-upload ko po ito ng minsanan. O siya, maraming salamat pong muli sa inyong lahat at mabuhay po kayo.